Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng iba't ibang government assistance dito sa Camarines Sur. At kami nandito upang tingnan lang namin at papantayan po natin kung tuloy-tuloy, kung maganda ang patakbo para sa pagbigay ng ating biniginagawang tulong sa yung mga nangangailangan pa. Nagtipon ang tinatayang nasa 3,000 mga benepisyaryo sa Fuerte Camsur Sports Complex sa munisipalidad ng Pili para sa tulong na ipamamahagi ng gobyerno. Si Aling Maria Isabel Amaro na taga Garchitorena, Camarines Sur ay isa sa nakatanggap ng sewing machine mula sa Department of Trade and Industry. Ito po ay napakahalaga sa amin na isang mananahe dahil makapapagtahi na kami ng sarili namin. Amin. Marami pong salamat at nabigyan kami ng pagkakataon na mabigyan ng ganitong machine. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Ginoong Edgar Oliva, presidente ng Sama Kami Association mula sa Santo Domingo, Iriga City, sa natanggap na tulong mula sa Department of Labor and Employment. Ito naman na nakuha namin sa DOLE, actually, isa sa pinakamalaking tulong to sa amin, sa aming association. Kasi yung produkto namin doon sa root crops sa aming lugar, napakarami. So ang gusto namin, magiging value adding ba? Kasi minsan, sa sobrang produkto, hindi namin na bibenta lahat. So, nag-isip ako na dapat ito gawing chips into kwento. So, yung DOLE naman, nagbigay sa amin ng project na ito. Si Jolly Atoli naman, chairperson ng Picuria Development Cooperative, ay sinabing malaki ang pasasalamat ng kanilang samahan na kabilang sila sa benepisyaryo ng pamahalaan. Aniya, nakatanggap ang kanilang kooperatiba ng combined harvester mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng PhilMEC. Nabibiyaan po kami ng isang combined harvester na malaking tulong po sa aming mga magsasakaan na mayroon po kaming kabuhang bilang na 429 agrarian reform beneficiary under CARPLOW program. Umaasa naman si Mang Jolly na ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga programang pang-agrikultura, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Samantala, sa naging talumpati naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang event, sinabi ng punong ehekutibo na ang inisyatibang ito ay sumasalamin sa suporta ng administrasyon sa mga lubos na nangangailangan at pagsisigurong napapaabot sa bawat Pilipino ang mga programa at serbisyo ng gobyerno. Nagkaroon din ng pagkakataon si PBBM na kausapin at alamin ang kalagayan ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa Camsur. Natagalan lang kami ng salubas ng counter dahil tinatanong ako kung sekretary ng Department of Agriculture ngayon. Kaya tinatanong ko yung mga mangingisda, yung mga ating magsasaka, kung ano ba talagang karanasan nila, kung ano yung kanilang pangangailangan. At kaya naman, marami tayo natututunan sa pagkaganyan. Na iba, kapag kausap ko ang tunay na talagang magsasaka, ang tunay na talagang mangingisda, kesa sa nagpapasapasaka lang ng report. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na patuloy pa rin ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ito'y upang tuluyan ang makaahon ang lahat mula sa epektong dala ng pandemya. Bukod sa mga nabanggit na tulong, namahagi rin ang gobyerno ng family food packs at cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos kada isa sa 1,500 recipients sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations ng Department of Social Welfare and Development. Gayon din ng livelihood grants na nagkakahalaga ng 10.3 million pesos para sa 391 beneficiaries mula sa DOLE. Mayroon ding livelihood kits na nagkakahalaga ng 10,000 pesos kada isa para sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Program ng DTI. May loan approval din para sa micro, small and medium enterprises mula sa Small Business Corporation. Namigay naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 30-footer at 22-footer reinforced plastic boats sa iba't ibang Farmer Cooperatives Association. Habang ang Technical Education and Skills Development Authority ay namahagi ng electrical tool kits sa mga nakakumpleto ng kanilang training sa electric installation at maintenance. Iniabot naman ni Pangulong Marcos ang iba't ibang farm machineries na nagkakahalaga ng 167.2 million pesos consisting of 4 units walk-behind rice transplanter at 5 units rice combine harvester at isang hauling truck. At sana dumating na yung araw na kayong lahat ay masasabi ninyo
na maganda na yung naging pwesto ninyo, meron na kayong trabaho na maasahan at hindi na kailangan ng assistance galing sa gobyerno dahil maayos na ang ating ginagawa para sa buong ekonomiya. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Comsur simula ng manungkulan ito bilang presidente ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresling Katarong, SMNA News.